Hello guys, good evening at ngayong araw na galungkat naman tayo ng mga bariya-bariya natin at meron nga naman tayong nakita. Ito po ay ang 1958 to 1963 series na 1 centavo. Ito po siya. At ito po ay in good condition. Klaro pa, 1958 hanggang 1958, tapos 60, then 1962 at saka 1963. So kompleto po tayo ng set nito. Ang mahirap po hanapin nito is yung 1958, 20 million lang ang ginawa nito, maliliit, tinatapo na kasi ito ng mga matatanda o nagmamay-ari. Kaya in fairness ito, napulot ko ito sa lupa sa kakahanap ko ng barya, at nagpasalamat ako kasi ito yung pinakamahirap hanapin. Yung 1960, medyo ilang piraso meron ako ito, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. So may limang piraso ako. May naitabi pa ako. Hindi ko naman alam kung saan ko nailagay sa dami ng mga abubot barya-barya ko. Yung 1962 ko is tatlo. Yung 1963 ko is apat. Pero meron akong extra, as in napakarami. Siguro mga mahigit 100, parang ganito karami rin siya o mahigit pa. Hindi ko na alam kung saan ko na ilagay, baka natabunan naman ng iba kong mga gamit o mga barya-barya, kasi marami akong kinokolekta mula sa laruan, libro o kahit ano-ano nagkokolekta kasi ako. So ang presyo po nito is 20 to 30 pesos. Pero sa ganitong kondisyon is okay pa, is mga 30 to 40 pesos po ito. So ang uncirculated nito is 50 pesos lang ang uncirculated nito, yung bukang bagong labas sa bangko. At meron pong umiikot sa Facebook na galing sa binili nila. Makakabili kayo nito sa BSP, sa Central Bank. Mura lang po ito, pero naka-rollyo po yun, naka-coin roll. So ganyan po, at update lang ito sa mga nagtatanong, kasi marami ang nagtatanong nito na meron silang ganito pero hindi nila alam kung magkano ang presyo. Ang uncirculated po, yung mukhang galing sa bangko, is 60 pesos po yun, 50 to 60, habang itong circulated na mga tulad nito. Pero magaganda po ito pag makita nyo sa actual, as in buo pa lahat tulad nito. Yung lahat ng letra, numero, date niya is magaganda. Take a closer look. At wala pang gasgas. Yung usok ng bulkan ito, bali papuntang kaliwa pala, habang yung ibang ka-date nito, yung from 1960s, is papuntang kanan. Kuha tayo dito sa mahiwagang 25 centavos na ito na nakita ko dito sa YouTube. Ang daming nagbebenta nito ng tag $5. Sarap untog ulo nila sa semento. Kalbo rin ito. Kalbo. Habang hindi kalbo, eto siya. Yung 1 centavo is yung usok ng bulkan is papuntang kaliwa. Yan siya. Tapos yung ibang ganito, yung babae, is papuntang kanan naman po yung usok ng bulkan. So dyan yung madistinguish. So ang presyo nito is 30 to 40 pesos. Habang ang uncirculated nito is 50 to 60 pesos rin. So
Maraming salamat sa panonood at sa nakikita nyo, marami pa akong barya dyan at hindi ko pa nakunan ng videos. All in all, hindi ko mabilang ito kasi sobrang dami. Kung local Philippine coins lang, baka abot ng 500,000 pieces ito kasi na sobrang dami. Yung iba kasi nakatimba, na ilagay ko sa timba at sa may container ng tubig dahil mga common lang naman, mga useless. At nauso naman kasi ngayon yung malakas ang coin collecting community ngayon sa Pilipinas at saka sa nagbabuy and sell, medyo malakas. So kaya nauso naman po ito, nagsilabasan. At nagtataka nga ako at bakit dati walang nagkahilig nito. Ngayon bumalik na naman ang pagkukolekta. So maraming salamat at nag-enjoy tayo sa pangungulekta. At eto, marami pa ako dito na mga tulad nito. Dalawang klase pa pala ito, yung ganito, dalawang issue, dalawang release ito. Noong January lang nag-demonetize ito. Noong December last year, nagkagamit pa ito, pwede pa itong pambili, 10 pesos po ito. At eto, yung sa akin, napulot ko lang naman ito lahat nang nandito sa labas na to. Napulot ko lang to sa kalsada lahat. Mga napulot ko lang sa kalsada lahat ito. Dami, marami pa akong naitabi doon, baka dalawang balde. Napupulot ko kasi nagja-jogging ako sa tabi ng daan pag umaga at hapon. Kaya marami akong napupulot. At makikita nyo naman yung itsura. So that's it. At sana naliwanagan po yung mga subscribers, viewers natin, yung mga nagtatanong about sa 1 centavo 1960, 62, 63 at yung 1958. Is 30 to 40 pesos ang isa, tapos 50 to 60 yung uncirculated, yung hindi nakakaintindi ng uncirculated, yung hindi pa nagamit, yung bagong galing sa bangko, bagong labas, yun ang tawag na uncirculated, hindi ginamit, pinambili, uncirculated ang tawag doon. Sa mga uncirculated, yung nakikita nyo sa coin roll, yung nakabalot siya sa may papel na may nakasulat na 5 pesos, 1C, ganyan. So, thank you for watching at see you sa susunod na video. Thank you.